Hindi naman ibig sabihin na dahil nagcha-charity ako ay napakabait ko na. So kailangan din natin maglabas ng mga sama ng loob natin para maikorek yung mali. Hello mga idol, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng makasubaybay sa mga oras na to sa vlog na ito. Luzon, Visayas at Mindanao at iba yung dagat, sinashoutout ko po lahat yung mga taga-subaybay sa channel ko. Keep safe po, first of all. At maraming salamat sa lahat ng inyong mga suporta. Sa mga oras na ito mga idol, meron lang po akong sasabihin. So, importante po ito mga idol, hindi lang para sa sarili ko. Sa lahat na rin ng mga makapanood ng videong ito mga idol, napaka-importante po lahat. Napaka-importante po itong sasabihin po mga idol. Sinasyotot ko po dyan. Sa Langihan Public Market mga idol, sa lahat ng mga naghahanap buhay dyan, shout out sa inyong lahat dyan. Sa mga oras na to, sinashout out ko po kayo. Sa mga nasa palengke, sa mga nagbibinta po ng mga sari-sari dyan, like mga gulay, especially sa mga nagbibinta po ng mga seafoods, nagbibinta ng mga isda. So, ngayon po mga idol, napakasama pong experience sa mga oras na to mga idol. Time check po is 7:45 ng gabi mga idol. So, hindi pa po kami kumakain dahil po sa may hindi inaasahang pangyayari. An hour ago mga idol, bumili po kami ng beloved wife po ng isda. Pumunta po kami ng palengke. Diyan siya, Langihan Public Market po mga idol, dito sa Butuan City po. So sinasabi ko po ito, binablog ko po itong ano na to, pangyayaring ito, dahil madalas po ito nangyayari. I'm sure po madalas po itong nangyayari, hindi lang dito sa public market ng Butuan City, sa buong Pilipinas po, nangyayari po ito kadalasan. So, hindi ko po nila lahat mga idol, hindi ko po nila lahat ang pangyayaring ito. So, yung iba kasi mga idol, nagbibinta, kahit alam na nila na nakakasira po, alam na nila na sirang-sira na po yung ibibinta nila, ang iniisip pa rin nila ay yung magkapera sila, yung magkaroon sila ng binta. Wala na si kasi silang pakialam kung yung makakain, kung yung nakabili at makakain sa ibinibinta nila, kung makakasira ba o hindi, kung nakakamatay ba o hindi, kung nakakalason ba o hindi. So gusto ko lang magsalita mga idol sa mga oras na to, dahil gusto kong ipalabas yung sama ng loob ko ba. Hindi naman ibig sabihin na dahil nagcha-charity ako ay napakabait ko na. So kailangan din natin maglabas ng mga sama ng loob natin para maikorek yung mali. So mga idol, ganito kasi nangyari. Yung beloved wife ko bumili ng isda mismo sa lamesa, mismo bumili. Kasi meron din namang mga nasa tabi-tabi lang. Pero bumili yung beloved wife ko mismong sa lamesa mismo, to make sure na yung bibilihin niyang isda ay okay. Pagkatapos nun mga idol, umuwi dito sa bahay, nagluto,
Eh, para sa akin, gutom na ako. Yung mga anak ko, gutom na rin. Naamoy na namin yung luto. So, napakasarap ng kumain. Unfortunately, nung inihain na ang nilutong isda, ay kahit na siguro aso, hindi makain. Dahil sa sobrang kate. Napakakati po hanggang sa mga oras na to. Hindi nawawala yung kate. So ang ginawa namin ng beloved wife ko, bumalik kami sa mismong binilihan at isinuli namin. So paano na lang mga idol, kung sakaling makain man, kung sakaling pipilitin mang kainin dahil pwede pa, e paano na lang kung nakakalaso na, kung pwede nang ikakamatay. So wala na tayong magagawa. So ganito dapat mga idol gawin natin. Kung sakaling mangyayari man ito mga idol, dapat maliit man malaki yung presyo, maliit man na malaki ang ibinayad natin, ibalik talaga natin mga idol. Kahit ipagpabukas, ibalik talaga natin para malaman ng mga nagbibintang yan na hindi maganda yung ginagawa nila. Hindi ko naman nila lahat, pero madalas nangyayari ito. Ang iniisip kasi ng iba, yung sarili na lang nila, na makabinta sila, magkaroon sila ng pera. Hindi nila iniisip na yung nakabili at kakain sa ibininta nila ay nakakalaso na ito. Talagang napagsabihan ko sila na hindi maganda yung ginagawa nila. Hindi ko naman nila lahat, sa inyo dyan, shout out Langihan Public Market ng Butuan City. Hindi ko nila lahat, pero madalas nangyayari ito. Hindi lang dito sa Butuan City, ha? Buong Pilipinas nangyayari ito. Kahit sa ibang dako ng mundo, sa ibang lugar nangyayari ito. Pero please, Huwag naman sanang ganon. Kung sa tingin nyo yung binibinta nyo ay hindi na pwedeng kainin, huwag nyo na ibinta. Huwag na po. Dahil malaki pong kasiraan, malaking perwisyo at malaking abala. Hindi lang malaking perwisyo at malaking abala ang nagawa nyo. Kung sakaling magkakaroon pa ng lason o pwede pang ikamatay, ay napaka tindi po ng problema ang maidudulot nito. Sana po mga idol, gawin po natin yung tama sa paraan na tayo'y naghahanap buhay na magiging fair play po tayo. Kung masaya man tayo sa paghahanap buhay, go ahead. Pero iisipin natin yung pinagbintahan natin. Kung safe ba sila kumain ito? Kung safe ba ang mga bata na makakain ito? Katulad sa amin mga idol, tayo mga malalaki na yung gutom matitiis natin eh. Gutom na kami. Iniluto yung pagkain, yung isdang binili, iniluto na. So, ready to eat na, pero hindi namin nakain. So, natiis namin yung gutom, pero yung mga bata, hindi yan makatiis ng gutom mga idol. Hindi ko nila lahat ha. Lagi kong inuulit sa inyo, hindi ko nila lahat. Ha? Sa Langihan Public Market, ayusin nyo yung mga binibinta nyo. Ayusin nyo yung mga binibinta nyo. Just make sure na yung binibinta nyo is safe para sa mga namimili. Okay lang para sa akin kasi malapit lang kami. Paano kung nasa malayo pa uuwi yung nakabili sa mga ibinibinta nyo?
Masasayang yung pera nila kasi itatapo na lang yung dibdib nila. Masasaktan dahil sa mga ginagawa nyo, ha? Dahil sa hindi magandang ginagawa ninyo. Huwag naman po ganun, mga idol. Diyan sa Langihan Public Market, huwag naman po ganun. Ayusin nyo yan. Ayusin nyo yan ang paghahanap buhay nyo. Hindi maganda kung ganun parati. Safety purse, ha? Paano na lang kung sa inyo nangyari yan? Ha? Nakabili kayo ng mga sa tingin nyo maganda na bibilhin, maganda na pagkain, tapos kinain nyo doon sa bahay nyo kasama yung mga anak nyo, at biglang nagkasakit, biglang nag-collapse dahil nalason ito. Paano na lang kung sa inyo nangyari? Kinain dahil pwede pa naman. Pwede pa naman makain. Pero yung nabili talaga namin, mga idol, hindi na talaga makain. Dahil napakakati. Kahit siguro aso, hindi makakain. Sa lamisa pa yan mismo, ha? Sa lamisa na mismo yan nanggaling. Ha? Oh, naka-display yan sa lamisa mismo, sa table mismo. Naka-display. Hindi yan binili, hindi namin binili sa mga tabi-tabi lang. Ha? Pero bakit ganon? So kayo diyan, mga ano, mga naghahanap buhay diyan sa public market. Ha? Ayusin niyo 'yung mga binibenta niyo diyan. Para wala, para hindi kayo makaperwisyo, hindi kayo makaabala sa mga namimili. Maghanap buhay kayo ng maayos, mga idol. Ha? Hindi ko nila lahat. Lagi kong inulit, hindi ko nila lahat. Ha? Pero mostly nangyayari ito. Ha? Kahit pa nga sa timbangan. Ha? Pagdating sa pagtimbang. Kunting ano, kahit konti man lang, kahit kunting ano yan, kahit kunting daya yan, pag dumami yan, malaking halaga na yan. Alam nyo yan. Kahit pa kunti-kunti lang yung timbang na daya nyo na, na nakukuha nyo galing sa mga namimili sa inyo. Pag maipon-ipon yan, malaking halaga na yan. Alam nyo yan. Huwag naman sana ganun. Paghanap buhay tayo ng maayos. Dahil masarap yung kakainin natin na nasa galing sa maayos na pamamaraan. Huwag yung ganun. Ha? Huwag yung ganun. So, kanina, buti na lang nagpakumbaba si ate. Buti na lang nagsusorry siya dahil hindi daw niya alam. Pero napaka-imposible, hindi niya alam. Hindi na lang din ako nakipagsagutan sa kanya nung sinabi niyang hindi niya alam. Nagsusorry siya dahil nabanggit niya hindi daw sa kanya yon. Lesson learn na rin yan, ate. Sana po sa susunod pag magbenta kayo, just make sure na yung binibenta nyo is maayos. Safety pong kainin. Hindi mo malaman, hindi mo alam. Ha? Yung mga pinagbintahan mo, yung nakabili sa mga ibininta mo, ngayon, ha? Sumasakit yung dibdib dahil sa galit sa inyo. Dahil hindi na makabalik, dahil napakalayo. Paano na lang kung yun lang talaga pera nila? So, perwisyo yung inabot. Magagalit talaga sila sa inyo, ate. Magagalit talaga sa inyo. Eh, ako nga eh. Nagalit nga ako. Nagalit nga ako sa inyo. Pero okay na rin yun para sa akin na nakapagpalabas ako ng sama ng loob ko. Iwan ko lang sa iba, sa mga nakabili,
Saan nakabili sa inyo ngayon? Talagang manggagaliiti iyon sa inyo. Dahil hindi talaga makain. Kahit aso siguro hindi makakain. Kaya ang ginawa namin kanina, binalik namin, dala-dala namin yung niluto namin. Dahil gusto namin ipatikim sa iyo ang ibininta mong isda sa amin. Para malaman mo kung ano talaga ang pakiramdam kapag kumakain ka ng napakakating isda na ibinibinta mo. Kaya shout out sa inyo dyan lahat, ha. Langihan Public Market. Langihan Public Market ng Butuan City. Shout out sa inyong lahat dyan. Umayos kayo dyan, ha. Umayos kayo. Maghanap buhay kayo ng maayos. Hindi lang dito sa dako ng Butuan City. Lahat ng mga public market. Entire Philippines. Umayos kayo. Maghanap buhay kayo ng maayos. Pag sa tingin nyo na, ano, na nasira na yung isda or sira na yung mga gulay nyo na hindi na pwede kainin, hindi na mapakinabangan, huwag nyo nang ibinta. Huwag nyo nang ihalo yung mga isda na mga sira na, ihalo nyo doon sa mga isda na mga okay pa na mga isda para lang mabinta. No. Hindi maganda yan. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Anong oras na ngayon? Ha? Hindi pa kami nakakain dahil sa mga ginagawa ninyo. So, papakita ko sa inyo ngayon yung video. Ipi-play ko, mga idol. Tanan mo dito sa balay, pag-gutom eh. Dili na pwede yung unana. Sa lamisa yun yung palit siguro. Palit sa lamisa. Ha? Mapiruwis yung manggutang tao, ana. Parehana karon, oh. May gasto pa may lamas, may gasto pa may kuan, pagluto, ana. Hindi pang gutom na may tanan. Wala lagi ko kabalo na dam. Wala
lang may problema, dili mong hulukan mo lang ito kagaluan. Ibalik yan na po ito lang. Pwede lang mo, magkaon na, unya yung bata na, magkaon. Pagkita lang yun at pagkita. Pero yung anak karoon o, gasto pa miglama sa anak. Ang kiki ba mong kuwal sa pagkaroon sa pagkaluto? Ako itong gitan. Ako lang yung i-reclam sa tagi yung i-reclam sa iwala sa pagkaroon. Hindi na nakibay. Pero doon ninyo na inyong mabaliga, diriya, kay dili na pwede ngayon, ana. Dobi, kung napamisalayo nga, huwag napamisalayo ni uli. Ha? May ganit ka narami sa doon. Sir, may problema mo. Kuan, minister, walang dito ka lang. Magkaigo naman po ko na maligan siya. Ipanggutom yun, migyod. Ipanggutom yun. Ako mga anak, ipanggutom na po. Isa ka man, di man yun makaon. Kaya ulit man yun ang dili na pwede yung unana, diri ah. Ang gabi man ka.